Ikaw ba ay nalulungkot? Walang makausap? O sadyang bored ka lang at gusto mong mag-trip lang? Pwes, itong panauhin natin ngayong gabi ang inyong tawagan ng bayan. Tinuguri ang Daily Magpayo o Joe Damango ng makabagong henerasyon. Siya raw ang solusyon sa inyong lumbay. Kaya't ito, mga bayaw, mga hipag, pasalubungan natin ng palakpak ang nag-iisang Papa Jack. Welcome po natin. Everything you need to know about love, you will learn from Papa Jack. Sir, sir. Magandang gabi. Magandang gabi po. Ano bang tawag dun, Tol? Kasi hindi mo naman siya nakikita eh. Starstruck pa rin ba yun? Kasi naririnig mo siya eh. Bagong lahat, ah. Congratulations. Uy, salamat po. Salamat. Bagong kasal. Congrats po sa akin, yung kasama ko po. Good luck sa kanya. Nakita ko yung YouTube ano mo eh. Na YouTube mo ba siya? Anong kategory po kami doon? Isipin mo si Papa Jack ay 30 years old lang. Kasi yung kategorya mo dati, ang nagbibigay ng mga ganyan, mga kaedad niya, Tia Deli, mga ganyan, diba? Mga medyo matagal na ang ano sa buhay, na buhay. Sa tingin mo ba, sapat na edad ang 30 para magbigay ka ng advice? Naiilang pa rin ako, especially when people yung nagpupunta sa office para humingi ng pay personally. Minsan, mauwi, baklaan na lang sa booth eh. Ayoko nang magpayo pa. Kasi ang totoo niyan, yung mga tumatawag sa akin, I consider maybe half of them. Gusto lang maradyo. Ganun ang pure sense of belonging. Baka nakaka-save ka rin ng buhay. Sana po. Nung time kasi natin dati, may mga call a friend eh, mag-suicide. Ganun. Baka yung isa doon mag-suicide pero nabigyan mo ng payo. Uy, sana. Ganda ng kwento ng buhay mo, John. Tatawagin ko sa John kasi ang tunay niyong pangalan ay John Giampel. Parang isang, Swiss ka? Swiss. Swiso, no? Pero bloodline lang yun, sir. Sa kulay ano eh. Mahilig ka rin sa chocolate. Hindi, sir. Swiss chocolate. Swiss chocolate. Ano normally yung nagiging reaction ng tao pag, of course, naririnig ka lang nila, no? Pero pag nakita ka nila, parang, ikaw ba si Papa Jack? Komportable sila sa akin. Minsan nga, to a point na parang minsan ako pa yung parang, ano ba yan? Hindi yung tipong parang sobrang komportable, may batok pang kasama. Sobrang, kasi po, that's the entire nature of the show. I can be mean to you, at sabihin ko, walang sugar coating. Kung ayaw mo sa akin, you can be mean to me. So ganun yung ano, ganun yung format ng show. Na-recognize ka nila, alam nila yung dahil sa social network na rin. Oh, sir, iba na ngayon, na-demystify na yung mga DJs ngayon. At kamakailan ka lang nag-social media, no? Parang bago lang yung Twitter account mo at Facebook mo. 6 months. Parang sinabi pa yata ng management kasi sa'yo na mag-ganun ka. Namimohan pa po ako ba? Ayan, okay, sir, well-researched kayo. Alam mo naman. Itong si Bart ay... Ay, oo. Ito muna. Hindi pa sana ako sa inyo ng advice. Kasi... Rolling to? Kasi naka-one year na kami, pagsama namin. Ngayon, noong una, maganda papakita niya sa akin, malambing siya sa akin. Tapos gabi-gabi, nag-churbang kami. Pero talaga, masyado akong nailag talaga sa kanya. So natuwa ako sa kanya. Ang ginawa ko, binigyan ko siya ng motor. Pero hindi naman niya nagagamit. Parang hindi siya kasi hindi siya marunong mag-motor. So nagbibigay ka ng motor, oo. Tapos, ang gusto niya mangyari, gusto niya mag-computer na, mag-dota. So, araw-araw dota siya doon. Sabi niya, bibigyan akong pera sa kanya ng isang 200. So, enough na yun para sa... So, nagsiselos ka sa computer? Nagsiselos. Ay, minsan nag-miling ka, ikaw naman yung first blood niya. Nagdo-dota pa rin siya? Nagdo-dota pa rin siya. Ikaw nag-provide din, ano? Oo, tapos po, ano nangyari? Totoong kwento ba ito? Tapos ito nangyari. Nagugulat na lang ako, bigla na lang nawala siya. Tapos yung pagdodota niya, iba na pala dinodota. Ano ang ginawa niya sa... Doon ko na nga, Bart? Nakilala. Doon ko na. Salamat sa kape. Totoo yun. Totoo yun, oo. Pinapasok niya ito sa call center. Tapos iba na yung... Gusto mo ng motor? Bart? Ito ang makatapos ng master's degree. Ang ganda ng kwento ng buhay ni John. Balik tayo doon. Laking Pangasinan. Lahat, halos lahat na trabaho, pinagdaanan sa buhay. No? Pero parang ganda ng skin mo talaga. At saka... Hindi ko na alam, sir, ang totoo dito sa show. Ganda ng dibdib, no? Paano napunta ka doon? Rolling tayo, sir. Rolling tayo. Paano tayo napunta doon? Paano ka napunta dyan? Saan pa? Sa... Sa pag-DJ. Ano, sir? Ako'y fan ni Nicole Yala dati. So dumalaw lang ako para ma-meet siya. Sakto may audition. Nag-audition. Halos lahat na trabaho, no? Banggit natin kanina. Parang dinaanan na. Ito ba? At naging teacher pa siya sa PUP. Ito ba yung nasa career path mo talaga, John?
hindi ko exactly alam, sir, kung anong gusto ko sa buhay, maliban doon sa malinaw sa akin na I'm at home in front of people. Mm-hmm. Pwede mo akong ilagay sa entablado, 2 hours, walang script, I can go on. Wow. I can make you listen. Parang, well, siguro claim ko lang yun. Mm-hmm. Pero feeling ko kaya ko siyang gawin. Mm-hmm. Worst comes to worst po. Siguro may mga taong pinanganak may stage fright. Mm-hmm. Kasi lalo sa pagdi-DJ, ang mikropono ay nakakatakot na bagay. Kasi una-una, ma-amplify whatever it is. Ang tao pa naman, pag may mali ka nasabi, mas nakikita nila yung mali kaysa yung tama. Eh, mas Alam mo, habang nagsasalita siya, pumipikit ako. Si Papa Jack na siya to. Parang mamaya ako sabihin na, repeat after me, malandi ako. Gusto din nila yung ano, no? Pinapagalitan sila. Ano? Parang ganun, ano? Sa tingin mo, kadalasan yata ng mga tumatawag sa'yo, ang impression ko, naghahanap ng kakampi. Hmm. Kahit sabi mo mali yung ginagawa nila, naglulumandi sila. Parang naghahanap sila ng shoulder to cry on, but you don't provide that. I don't, sir. Sinasampal mo sila ng katotohanan, eh. Mm-hmm. Only when it's necessary, siguro, sir. Mm-hmm. Yung culture natin very unique. Tayo yung tipo na layo sa mundo na, pag may barilan, kahit pwede kang tamaan, dahil chismoso tayo, dudungaw ka. Mm-hmm. Pag may nasaktan, nasagasaan, kahit na takot ka sa dugo, sisilip, ay may namatay. Ganon tayong Pinoy eh. Tayo yung tipo ng tao sa mundo na pag pumunta ka sa restaurant, kumakain si Derek Ramsey, nakita mo siya doon, ang kwento mo sa kaibigan mo, kasama mo siya. Kahit inabot mo lang siya doon. Ganon tayong mga Pinoy. So, I recognize the fact na maybe more than half of those tumatawag sa akin, gusto lang nilang may kwento sa kaibigan nila, nakatawag na ako. Pero ano yung feeling ng ganun? Parang ang laki ng sense of responsibility on your shoulder na parang... Noong una, nagka-trangkaso ako, kakaisip kung tama sinabi ko o hindi. Pero there's nothing you can do about it. Kasi ano yan eh. Dumating ako sa point, sir, na pag nagkamali ako sa area, nakikita ko mali naman ako, hindi big deal sa akin mag-sorry. Madaling gawin yun eh. Ano yung realization mo after all these years doon sa ginagawa mo? It's not just a job, it's not just a radio show. Mm-hmm. Barkadahan siya sa gabi. Ganun siya eh. Mm-hmm. Ang nakakatuwa po, hindi lang what you don't see, kasi yung mga tumatag, may pupunta sa office para tumambay. Mm-hmm. Taxi drivers po, kapag walang biyahe, nakaupo sa booth, and they're welcome. They're okay to get in, okay. Hindi ang dami mo lang insamada. Mga ganun sir. What is insamada? Ang daming pagkain sir. Dati sa Brew Rats, ang daming nagre-regalo. Ang daming pagkain. Ano naman ang insight mo into the Filipino consciousness? The Filipino as a romantic. We are not simply romantic, we are hopeless romantic. Wow. Tayong tipo ng lahi na na ipupusta ang lahat. Mm-hmm. Wala tayong tinitira, magmahal tayo. Eh. Actually. Mm-hmm. Emotional ang Pinoy siya, di ba? Mm-hmm. Halimbawa, yung sa ibang bansa, for example, nililibing, tahimik sila umiyak doon. Mm-hmm. Diba? Tayo may dignidad. Tayo parang sasama na tayo. Oo, isama ko ako! Pag tinulak mo, kunin niyo ako dito. Joke lang. Ang galing mong magpayo eh. Ikaw ba nasaktan ka na? Opo, sir. Alam mo yun ang hindi maganda pa nagpapala ko. They think that you have a perfect love story. Yan ang hindi mo pwedeng gawin, sir, payuhan sarili mo. Kasi parang kantang kapag ginawa mo. Hindi mo pwedeng payuhan sarili mo. So yes, advice from people. There's this sir, misconception about me na I give good advice. I don't give good advice. I don't give good advice, I give practical advice. Practical. Kasi ang totoo niyan, yung tinanong sa akin, pag sinagot ko, pag tinanong sa'yo, you will say the same thing. Mm-hmm. I'm just confirming what's obvious. Mm-hmm. Ayoko lang siguro magpaka-plastic, sir. No sugar coating, no beating around the bush. Bakit ito ang napili mong field sa radio? Hindi ko naman siya specifically ginusto, sir. Actually, ang gusto ko talaga dati, sir, mapunta lang sa Maynila. Yan lang. Kasi probinsyano ako, sir. Hindi mali maging taxi driver ako, tricycle driver. Saan sa Maynila ako? After college, nag-aaral ako sa PUP. Nagka-BB ako agad. So, mabang ako sa trabaho. Hindi ko na ano yung gusto kong karir. Trabaho ako, hanggang sa nakapag-apply ako sa Love Ring. Hindi ko rin alam, sir, na papalo yung show. Kasi yung kultura ng Pinoy towards a DJ, hindi ganito eh. Ang DJ, well-enunciated, diction matino. Hindi pwede mag-backel as if you're listening to a recorded voice, ganun. Hindi ako ganun, sir. When you listen to me, para akong bading na bakla sa air. Una, offended ako, pero ngayon, parang, if it's the strength of my show, okay lang din. May nagtatanong ako kanina, bading ba si Papa Jack? Hinding. I don't mind. Bitang mo naman yung tick, pwede pa pahawak ng dibdib mo. Sige, sir. Baka mag-lactate ako, sir. Grabe yung dibdib niya. Oo, nag-gym to, tawari. Nag-gym si Papa Jack, eh. Hey!
May napapansin ka ba na common templates sa mga tumatawag sa'yo? Or parang makaklasify mo ba sila into 3 or 4 subgroups, ganun? Merong, there's this one thing here that stands out, yung tanong na ano, how to move on. Oh. Kasi hinabahaba ng parang hindi ka manasagot. Mm-hmm. Kasi in reality, wala na may specific na sagot dyan. Mm-hmm. Mm-hmm. Dati daw hindi ka naniniwala sa kasal. At hindi ka rin daw naniniwala sa Diyos. Well, hindi, I'm not a big believer of faith dati. Mm-hmm. I have this weird question dati na kung Christian ang masasave, paano yung mga Buddhist? Mm-hmm. Mm-hmm. Nagkataon lang, pinanganak ako sa Pilipinas, mm-hmm, kaya Christian. Ganun yung pananaw ko dati. Mm-hmm. Pag pinanganak ko sa India, malamang, di ba? Mm-hmm. Or sa ibang bansa, malamang ito yung... Bumbay ka. Mm-hmm. Ganun eh. I think too much dati. Mm-hmm. Kaya lang, it came to a point na, you know, faith is something na unexplainable. Mm-hmm. You have it or you don't. Mm-hmm. So, wala na mawawala if you have it. Mm-hmm. I'm learning that, Sir Rose. Hindi ka naniniwala daw sa kasal dati. Oo, kasi feeling ko sa... Sorry ah, baka may magalit sa akin. Mm-hmm. Mm-hmm. Hindi ko alam kung bakit hindi tayo magmulat-mulat sa katotohanan na ang bawat relasyon ay trial and error. It mm-hmm will never work mm-hmm perfectly all the time. Mm-hmm. So, we should provide a way out. Mm-hmm. Pero kakasal mo lang ngayon. Opo, it has come to a point na ang just to settle kung ano man yung bagay na hindi nag-work for you. Mm-hmm. It has become a business sa atin. Mm-hmm. And I don't know if a lot of people would agree, mm-hmm, pero ganun kasi dating sa atin. Mm-hmm. At nakilala niya yung misis niya, mm-hmm, hindi dahil siya si Papa Jack, pero in his capacity as photographer. Yung ano. Diba? Nakita mo ba itong yung photography, pictures niya? John, kailan pa nagsimula itong photography hobby mo? Yung gusto ko nang makakita ng mga camera, grade 5 ako. Mm-hmm. At weird to, sir, mm-hmm, kasi may nililibing sa amin, malaki yung sementeryo. Mm-hmm. May photographer ako nakita, kamag-anak kong namatay, kinukuha na niya yung mm-hmm libing. Sinundan ko talaga yung libing, hindi ko na makakilala. Mm-hmm. Kasi dahil sa photographer. Dahil sa photographer. Mm-hmm. Sabi ko, pag dumating yung panahon na makakabila ko lente, mm-hmm, nung medyo nakaluwag-luwag, sir, nakapagpauna ako sa Bombay, sa utang, nakabili ako ng magandang camera. Magandang lente. Mm-hmm. So yun, hindi naman ako makapagpasya. Magaling din siya sa Photoshop. Nakita mo ba yung... pwede mong pakita natin yung... Ay, yung sa asawa ko, sir. Di ba, mag-asawa na kami, hindi na siya makakahiwalay sa akin. Ito yung huling photoshoot namin mag-asawa. We do it for fun, pag holiday. Picture tayo, gano'n. No? Gano'n. Ganyan din yung mga pinapangako ko dati. Gusto mo shoot tayo. Mm-hmm. Ako din. Mahaba lente ko. Parang gusto ko. May isa pang common theme, ano? Normally, isang person na nai-in love sa isang tao na nasa isang committed relationship na. Naghahanap yata sila ng justification for their actions. At doon kaya yata tumataray. Ah, oo, sir. Mm-mm. Nagawa ko kasi dati yan eh. Ay. Mm-hmm. Ah, minadol mo po ako dyan. Na merong nang ninja ka na rin pala dati. Nang ninja na ba yun, sir? Tawag na. Nang ninja. Eh, at, tawag na. Silent sakin. Worker eh. Oo, ninja yun eh. Ninja! Hindi, kasi diba, iba kang mang ninja. Iba kasi yung ano yung alam mo may ginawa kang mali and you're sorry for it. Tsaka yung alam mo may ginawa kang mali, pero papagandahin mo siya sa paningin ng iba, di ba? Mm-hmm. If you want to come out clean. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Pero sarap din kasi nung bawal eh, no? Yeah. Yung pakiramdam ng guilt feeling. Diba? Ayaw akong maging ipokrito. Di ba yung pakiramdam, yun yung train eh, yung mag-guilty ka eh. Alin sa mga calls sa tinanggap mo, yung hanggang ngayon ay hindi mo pa rin makalimutan at bakit? Hindi ko alam, sir, if I can cite. Kasi I have these things, sir, na yung calls last night, I will not remember today. Hindi ko alam kung it's a bad thing, but it works for me. Mm-hmm. At least hindi ko siya bit-bit. Correct. May mga calls na mag-i-stand out. Kung uumpisahan ko yung kwento, maalala. Pero yung ako mag-i-initiate para mm-hmm alalahanin. Sa bagay, sa dami ba naman? Opo, sir. Yun, eh. It has become, ano, parang common na lang. O do, pareho lang mo tinatawag. Nagka-death threat ka na ba dyan sa ginagawa mo? Right up, sir. Parang ngayon, meron. Mm-hmm. Hello po. You're not even a starlet sa mga nung tabloid na yun. Marami. Iba yung radio, no? There's mystery ka sa radio. I got this from Chris Chuper kasi dati, I was trying to explain to ano, sa isang forum na inattendan ko dati. Maraming senador, doktor, engineer. Mm-hmm. Pag nakita mo sila, siya pala yun. Mm-hmm. Pero pag DJ nakita mo, ikaw pala yun. Mm-hmm. Yung may ganong factor. Mm-hmm. Kasi, I think lalo na pag pogi ka. Ano ang take mo sa Facebook, sa Twitter? Do you think it violates your sense of privacy? It only violates your sense of privacy when you allow it. Mm-hmm. Kasi when you don't want, di ba, na ma-violate yung privacy mo, don't even get into it. Mm-hmm. Di wag ka sumali. Mm-hmm. Di ba? The mere fact patayin na, ano, di ba? The mere fact na sumali ka sa sirkulasyon na yan, mm-hmm, you're a part of it, di ba? Mm-hmm. Ibig sabihin, you might be a victim, but you are a willing victim. Mm-hmm. John, do you think Manila is full of lonely people?
Wow, lalim ang tanong. Pwede. Oh. Why? Because we provide so much happy places for them to pay and get in. Ito, kumukunta ng happy sound na to. Yung ba yun, sir? We are happy culture, like you think, sir. Pero meron kasing something about yung time slot mo na medyo yung energy ng syudad pag ganun na. Tapos maririnig mo siya sa sasakyan, di ba? Parang ako sa, may lumalabas sa taxi, na ganung impression na parang... So, tumatahimik din yung Manila ng konti. There's something about night times, when it's dark. There's something about it. I think our soul wanders around. Di ba? Pag gabi. Tama, sir. Mas vulnerable ang tao. Emotionally, at night time. Ikaw ba naapektuhan kapag umiiyak yung caller mo? Which I cry with them, sir. Ah, okay. I cry with them. I cry so, with them. Rin, no? Yun yung ano, sir. Nagkagalit ako sa ere. Umiiyak ako with them. May caller ka ba na talagang slump ka lang, wala kang nabigay na solusyon? O I say sorry. Ever? I say sorry, sir. Ano yung mga ganyang sitwasyon na... For example, sir, somebody died. And napakalungkot. There's nothing you can do. Actually, in contrary, di ba yung sinasabi lagi na pag may umiiyak, huwag ka na umiiyak. Ako, ay sa'yo, umiiyak ka. Kasi pag di ka umiiyak, papahaba yung process eh. I don't really think we move on. We just get used to the pain eh. We get used to it until it doesn't hurt anymore. Parang ang cheesy, no? Tama eh. Nakarinig ka na ba ng backlash from, kunyari, ano? Kasi ang ginagawa mo, there are actually professionals, no? Ay, mga psychiatrists, mga psychologists, who are trained for that specific kind of job. Yes. Nakatanggap ka na ba ng kritisismo na parang, ano yung otoridad ni Papa Jack ang magsabi ng ganito? Hindi naman siya trained for that, academically ganyan, trained for that. Yes, sir. Yes, sir. Na-document na ako dati sa ganyan. Tsura nyo lang. Tsura? Hindi naman, sir. Actually, Mawawala kasi sila ng trabaho din. Some people do not realize that I recommend yung mga pagkakataon. Pag ako kasi kaibigan mo lang naman ako sa area, pag hindi ko na kaya, pumunta ka sa psychiatrist. I tell them that. Wala bang tumatawag sa'yo nagtatago sa pangalang Orestes? Kasi nasabi niya na para nagkaagusto siya doon sa hipag. Malamang sa aabangan ko na yun. Nagkaagusto siya sa hipag niya. Wala pa naman. Saan nagkaagusto siya ng chorba niya? Hipag niya. Hipag ko, mahal ko. Paano ka nag-unwind? I play guitar, sir. I play guitar. Oh, sa show ni Willie Rivelami. Nag-gitara to dati. Kasi I do acoustics every weekends sa bar ako. Saan? I perform. Pa this point po, lahat. Naku, daming chicks doon, Tol. Dati, pang-unwind ko siya. Naging ano ko na siya livelihood na rin. So, ayoko na siyang ibilang na nag-unwind pa rin ako sa kanya. Livelihood na rin. Hindi ko lang na-realize, sir. Nagkakapag-relax lang ako when I watch TV. And I watch Discovery Channel, not Geo. No? Ako, my favorite subject of all time is not even love. It's geology. Mahilig ka sa bato. I'd even like to go to Egypt and do Egyptology. Kaya lang, wala ka naman kasi mahukay sa Pilipinas. Meron, pero... Diaper, sir. Diaper. Nakakabawi ka ba ng tulog lagi? Well, hindi. Kasi I sleep 4 hours, 3 hours a day. So. Okay na yun? So, routine na yun, ha? Hindi okay, pero nasanay na ako, sir. I finished the show at 3. Kakain pa ako bago matulog. I sleep at 7:30 in the morning. I wake up at 12 or 11 o'clock. Gising na ako niya, manood na ako ng TV. Sipag na to, no? I go to office po at 3 p.m. lately po. So, nasa office ako na 3 p.m. 3 p.m. to 3 a.m. So, wow. Ganun kahaba. Hours, no? Hanggang kailan mo gagawin to, John? Hanggang gusto po ng tao. The other day, one of my colleagues sa office, tinanong niya ako, anong career path mo? Sabi ko, you can take away my show anytime. Pwede na. Okay ka na. At peace na ako sa kanya. Kasi sir, wala akong attachment sa bagay. I don't have collections. I don't have toys. As a matter of fact, people, hindi maniniwala ang tao dito, I don't bring money with me. Baswerte ka na pag hinold up mo makuha kang 20 sa akin, sir. I don't bring money. So, ibig sabihin ngayon, wala kang dala dyan? Meron akong panggas, sir. Binigay ng wife ko. Kasi alam niya yung dadala. I don't like money. Ayoko nagbubulsa ako ng pera mula nung nasaksak ako. I don't have attachment, sir. So, yung kaligayahan ko yung mga tao. Nanay ko. Tatlong chicks ko, sir. Nanay ko, wife ko, daughter ko. I spoil them sa abot ng mga kayo. So, yun ang happiness ko. Lalo pag nagugutom ka, marami namang pupunta sa radyo. Ang dami na nun. Insamada, tsaka pansit. Diba? Balik tayo sa Simada. Kung sakali mamaya, magunaw na ang mundo. Ito na yung huling pagkakataon mo.
Ano yung huling kakainin mo? Kakain akong kanin, sir. Kasi ano, 6 years na hindi ko makain kanin. Ha? 6 years, sir, hindi ako makain kanin. I eat noodles every day. Buti hindi umiinit ulo mo? Noona, sir. 2 weeks is adjustment period. Kakain six kanin years lang, na ako, no? Walang ulam. Mag-ulam siguro ng dilis, sir. Hindi ako nakakain dilis. Bakit ako papakain yung dilis? Mm. Oo. So, kaya, nakakain ko naman yung gusto ko, sir. Ulam, tusok-tusok lang. Oo. So, kaya, pag tinimbang mo, kahit petok ang bigat ko kasi puro... Puro ano, no? Saka karne, sir. Ng masa. Niyan ka, sir. Hindi yan, ano, sir. Tigaso? Okay. may pag... Nilapirot pa si Papa Jack. Alright, mga kapatid. Pero totoo, sir. Ano, lagi kitang inaabangan sa mga... Laks! Oh. Ayun. Maraming salamat. Ayan. Pakalapit si Papa Jack. Sir, thank you. Thank you, thank you, boss. Grabe, nararamdaman ko rin. Hindi ko lang kung sa kape. Pero nararamdaman ko yung mga bigat ng mga caller.